Yo, good afternoon guys. So, ngayon ay Thursday, December 23 ngayon dito sa Australia. So, ngayon ay pupunta kami sa grocery. Ito yung apartment na tinitirahan namin. So, ang grocery ay mga siguro mga 2 to 3 minutes walk lang guys dito sa tinitirahan namin. Ayan. So, bibili kami ng mga gamit at mga ingredient kasi gusto namin magluto ng mga kakanin. Ngayon ay magandang panahon, hindi masyadong mainit, hindi rin malamig. So, pwedeng mag-t-shirt. So, ito yung guys, yung harapan ng grocery. Ayan. So, mayroon dito guys na dalawang malaking grocery. Yung isa ay Coles at yung isa naman ay Woolies. So, ito naman, yan yung mga flour dito. So yung 1 kilo, yung white na self-raising na flour, nasa $1.80. Plain flour. Ayan, plain flour, $1 siya. So mga around 36 pesos kung bibilihin natin yun dyan sa Pilipinas. Ang maganda dito, may mga naka-sale. Ayan. So, kung bibili ng dalawa, for $4 yung dalawang kilo. So, yung ganitong klaseng flour. Pero yung original price niya ay, dati siyang $3 each. So, makakasave na naman ako. Supposed to be $6 yung dalawang kilo. Magbibili na lang siya ng $4. Ayan, nakabili kami ng ito yung isa sa mga gusto kong mga sapang salad yan, mga dahon. $3 siya. Tapos yung carrots, mura lang ang carrots dito. Baka mga $2 lang yan, 1 kilo. Ayan, may mga pang ano rin pala dito eh. Cup. Ayan, ginagamit sa puto. $3.50 pero 100 peraso. Yung baking powder is $2, so 20% off. Baking powder naka 20% off na siya. Yun ang maganda dito. Yung mga produkto na ganito, which is very consumable siya. Laging naka-promo. Minsan naka 50% off pa yun. Ayan, dito ko guys, pakita ko sa inyo yung yung mga presyo ng bigas dito. Ito guys.
Iyan ang pinaka presyo ng bigas, mayroong white rice $16 yung 5 kilos. Yung brown rice yan palagi naming binibili. $16 siya, pero hindi siya naka-sale. Pag naka-sale yan, guys, nakukuha lang namin ng $10. So saka kami kumukuha ng ano, ng bigas. Kukuha na kami mga 2.5 kilos or 3. So enough na 'yon. Matagal na 'yon para sa amin. Lalo na dadalawa lang kami. Yung jasmine, mura lang yung jasmine rice, $12.50. Pag nag-sale yan, mabibigay na lang ng mga $8 yan. And then, yan, minsan ito, binibili rin namin basmati rice. So, regular lahat price ng, ano, ng bigas ngayon dito, that's $19. Pero pag nag-sale yan, 50%, mga $10 na lang yung 5 kilos. Ito, bibili kami guys ng panggata ng coconut milk. Ayan. Yung coconut milk ay 90 cents. Ayan. 90 cents yung isang lata. Pero may ano rin dito. May mga kung gusto mong bumili ng fresh na coconut, kailangan magkakayod pa. So ito na lang mga dilata, yan ang pinakamabilis. Anyway, ganun din naman ang lasa niya. Yung itong coconut cream, $1. Yan, mas malaki. Pero may mga brand din na medyo malang konti, 1.60. Ano pa rin, affordable. So, ang hinahabol namin ngayon ay maka $100 kami para ma-avail namin yung promo. Kasi, pag naka, ano kami, naka abot namin yon, may mga return pa na points. So, yung points na yon ay convertible siya sa cash. Pwede mo siyang ipambili uli. So, malaking bagay din. Kaya mas maganda yung mamili dito yung isahan na. Halimbawa, enough na for 1 week, bili ka ng worth $100 para may return na points. So, mayroon na tayong pambayad uli pag nag-grocery. Ayan guys, mga pasta naman dito. Iba't ibang klase. Mga naka 20% off siya. Ayan. Ito talaga, mga brand nito ng Coles mismo. Lagi yan na mura. 1.60, isang kilo na yan. Pang spaghetti at mga macaroni. So makikita nyo dito sa loob ng grocery, kakaunti pa rin ang tao. Ganito lagi dito. Walang pila. Minsan, dito sa isang aisle na to, sa hilira namin, tatlo lang kami. So, lagi dito ng ano, social distancing, guys. Pagkatapos, pagdating sa counter, hindi na pupunta kayo sa may cashier. Kasi may mga counter na self-service na siya. So, kami na rin yung magtitimbang sa kanya, mag-scan ng barcode. So, cashless na rin kasi card na rin ang pambayad. So, kami na rin maglalagay sa bag, sa stroller na daladala namin. So parang yung ano, mga empleyado ng grocery, wala nang ano, wala nang interaction na mangyayari na sila pa yung mag-scan ng mga barcode nito. So kami na mismo. Yun ang ano, kagandahan, mabilis yung proseso. Ngayon ay 23. So bukas 24 and Saturday is 25, Christmas. Pero dito, parang hindi naman masyadong busy mga tao para sa Christmas.
hindi masyadong ano ngayon, ramdam ng Christmas. Kahit saan naman siguro, ganun yung nangyayari ngayon. Kanya-kanya. So, ito na guys. Dito kami sa mga fruits naman. Ayan, may mango dito. Ang price niya ay per piraso. $1.80 each. Ito, may mga malalaki. Ayan, itong isa. $2 naman. Dito naman sa kabila, mga gulay naman to. Ayan. Kompleto dito, guys. Alos naandito na lahat ng bilihin sa isang store. Ito naman, yellow nectarine. Ayan. Ayan, mga nectarine siya. Per kilo, $3.90. Ito yung favorite ko dito. Binibili. Ito guys, avocado. Ang dami-daming avocado. Ang isa ay 1.4. Maliliit lang siya, pero marami naman. Ang price niya ay $4.90. Isang kilo na. Ang maganda dito sa avocado nito guys, maliit siya, pero marami rin yung laman niya. Ang liit ng buto. Para siyang santol lang. Ito naman yung mga cheese naman. So, dito na kami guys sa self-service na counter. Ayan. Kami na rin yung nag-scan. Naglalagay doon sa kabilang side ng scanner. So, itong counter nito guys, napakatalino niya. Kailangan, pag in-scan siya, ilalagay mo doon sa kabilang side na yon. Kasi, rinirecord niya yung kilo. Kaya, pag may ilinagay ka doon na items na hindi mo in-scan, magre-reklamo ngayon yung machine. Sasabihin sa iyo na mayroong kang ilinagay na unwanted na bagay. So, bawat ano na yon, bawat pouch na yan, kahit yung fresh na vegetables ay ano, eksakto yung kanyang pagkakilo. Yan, lahat. Naka-record lahat. Kaya, madali yung proseso dito ng ano, pagpamimili. Hindi na kailangan pumila sa counter. Mayroon pa rin naman counter para sa mga senior. Yung mga konti lang na mga items na andun sila. So guys, dito na kami sa bahay. Kararating lang namin na nag-grocery. So ipapakita namin sa inyo kung ano, kung gaano kaganda mag-grocery dito kasi may mga promo ang supermarket ngayon. So hindi naman to kadalasan na ibinibigay nila kung ano yung mga promo nila for the month. So ngayon, yung promo nila ay magpo-purchase ka ng worth $100 na items. And then, pag naka-purchase ka nun, mag-earn ka ng points na 4,000 points. Which is yung 4,000 points, pag kinonvert to cash yun, ay that is $20. So, malaking bagay din na rin yung $20. Bumili ka ng $100, may return sa'yo na $20. So, parang $80 na lang yung ilinabas na pera. Diba? Nag-grocery ka na, pero mayroon ka pa rin na ano, earnings na magiging return. The next time na mag-grocery, yun na rin yung ipapambili natin. So, ito guys yung aming pinamili kanina. Worth $105. So, dito makikita na kaagad yung total savings. Aside pa yun sa $20 na rewards. So, nakasave na kami kaagad na $17. Ito yung mga discount or promo nila sa bawat items. Kagaya nito guys na minced chicken,
Dati siyang $9. Ang binayaran lang namin guys ay $1.80. So tingnan natin yung na-save, 7.20. And napakarami pa niyan guys ng mga items na hindi ko na maisa-isa. Alos yung lahat ng kinukuha namin, yung may mga ano, yung may mga tag na yellow, ibig sabihin yun ay mga naka-promo. So madaling ma ano naman, ma-identify. Ayan. Ito ay matagal-tagal na naming ano, consumption. Kagaya nito guys, tissue na lang, naka-half price pa rin. Ang original lang price nito is $3, so $1.50 na lang siya. So, ganun yung ginagawa dito. Pag naka-sale na, kuha na ng mga ilang pouch. So, enough na yan for siguro mga 1 month or 2 months. So, madiskarte lang dito guys sa Australia, sa pamimili. Malaki na yung masisave. Kaya nga, dati, akala namin napaka ano dito, parang expensive ng ano ba, yung cost of living. Pero later on, nung naiintindihan na namin kung paano mamili dito, madiskarte ka lang, mas mura pa yung ano dito, yung bilihin. Kasi kagaya ng rice na binibili namin, marami pa kaming rice dyan, yung unpolished rice. Binibili namin yun ang ano lang, $10. Minsan ang $8 pala. Kasi ang original price niya ay 16. So pag naka-promo yun, $8 na lang. Thank you so much guys for watching my video, at subaybayan nyo rin yung itong mga videos na i-upload ko para makapag-share din ng mga information about Australia, yung daily lifestyle dito, cost of living, paano maganap ng trabaho, paano yung mamuhay sa ibang ano, ibang lugar. So, thank you for watching. God bless everyone.